Sir Lang Jr. Palakpan po natin ating pangalaman. Pagkakaroon ng Diyos, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang ganda ng lyrics na ano, no? I will build my trust in you upon your love and I will not be shaken. Amen. Saan daw po natin dapat binibuild yung ating pananampalataya? Ha? Sa love ng Panginoon para hindi tayo natitinag sa pananampalataya. Amen. Pwede po bang itatak natin yun sa ating mga puso para matutunan natin na ang church, ang simbahan, ay hindi tungkol kung kanino pa man, kundi sa Panginoon Jesus Kristo lang. Amen? Kasi po alam mo ang buhay natin bilang Kristiyano, hindi po tayo exempted sa mga bagyo, hindi po tayo exempted sa mga problema, hindi po tayo exempted sa mga hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan. Ano po? Lahat tayo ay prone na makaranas ng mga kapigtatian, ng mga distractions sa pananampalataya. At kung ang focus natin ay maliligaw at hindi doon sa goal natin, madali lang tayo matutunba. Madali tayo may gugupo ng tao. Amen? Amen. Kaya po, sabi po rito sa Marcos chapter 4 verse 39, na later on ating pong lalong unawain ang pag-usapan. Sabi rito, bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawang. Kung mapapansin po ninyo rito, yung authority ng ating Panginoong Jesus Kristo. Kaya sabi ko sa inyo kanina, I will build my trust upon the love of the Lord Jesus Christ so that we will not be shaken. Amen? Amen. At sa hapong ito, ang title po ng ating pag-uusapan ay Bagyo at Alon ng Buhay. Amen? Napapanahon po kasi hindi lamang sa loob ng pamilya, ano po, maging sa pamilya ng Diyos, sa tahanan ng Panginoong Diyos, nagkakaroon ng mga bagyo at alon. Amen? At hindi po nalilingit sa bawat isa yan. Ano po? Na nagkakaroon tayo ng mga kaunting issues sa loob ng church. Ano po? Pero alam niyo po ba sa pagbayo ng alon at bagyo ang laging sugatan ng pastor? Ang laging sugatan ay yung ang aim ay buuhin lagi at pagsamasamahin ng mga mananampalataya. Kasama sa buhay ng tao ang makaranas ng mga bayo ng alon ng buhay. Hindi po tayo ma-exempt doon kahit pasabihin natin kilala natin ang Panginoong Jesucristo. Ano po, hindi po tayo ma-exempt sa mga bayo ng alon ng buhay. Kasi ginagamit po ng Panginoon yon para ng ating pananampalataya ay tunay na madalisay lumabas yung gintong pananampalataya ng isang taong nag-claim na nagmamahal sa Panginoon sa Kristo. Makakaranas ng mga kaguluhan at hindi pagkakaintindihan sapagkat alam natin makakaranas ng mga kaguluhan at hindi pagkakaintindihan sa loob ng church. Sakto po yan. Ano po? Hindi po tayo pwedeng magkamali. Ano po na tayo ay makakaranas ng mga hindi pagkakaintindihan ng mga kaguluhan. Mararanasan po natin yan sa loob ng body of Christ. Ano po? And kung hindi po tayo magiging aware at hindi tayo magiging matalino, tatalunin po tayo ng nagpapagulo na yun. Later, mapapag-usapan natin, mapapag-aralan natin kung sino ba talaga ang gustong-gusto na nakikita ang loob ng pamilya, ano po ang mga buhay na masisira at mawawasa. Meron po kasing tuwang-tuwa kapag ang mga anak ng Diyos nakikita niyang pinanghihinaan, nawawasa at itinutupo. Amen? Amen. Sabi rito, sapagkat alam nating mga Kristiyano, ang focus ng kaaway ay nakatuon sa mga tunay na anak ng Diyos. Alam ba natin tayo mga anak ng Diyos? Ha? Amen? Kung alam mo ang anak ka ng Diyos, dapat alam mo rin na ang kaaway ay nakafocus sa iyo para sirain ka, agawin muli yung karapatan mo para tawagin anak ka ng Diyos. Kaya dapat nag-iingat tayo.
nag-iingat po tayo. Hindi po tayo mananalo kapag yung pride natin ang pinahiral natin. Ano po? Hindi po tayo mananalo na mapatunayan natin tama tayo at mali yung iba. Ano po? Mapapatunayan natin panalo tayo kapag tayo ay matatag na naglakad sa ibabaw ng mga problema na yan. Naglakad sa differences na yan ng magkakasama po. Amen? Tandaan ninyo, pag mga anak ng Diyos, nakapokus ang kaaway para sa inyo. At ang dapat natin gawin ay maging aware tayo sa mga pakanani sa tanas. Aware tayo sa mga schemes na ginagawa ng kaaway para tayo ay guluhin. Lalo pat nagiging matagumpay, nagiging kagamit-gamit tayo sa body of Christ, talagang gagawin ang lahat ng kaaway para ma-distract tayo dun sa gagawin natin ngayon para sa Diyos. Purihin ang Panginoon. In John chapter 10 verse 10, sabi po dito, kaya lamang nagpunta ang diablo ay para magnakaw, pumatay, at mangwasa. Kaya kapag ang resulta ng action natin sa loob ng church ay paghihiwa-hiwalayin tayo, dapat magising na tayo. Hindi ito ang gusto ng Diyos. Dapat hindi natin patulan ito. Lagi tayong babalik sa language of love. Sabi kanina, ang firm foundation is the love of God. The love of the Lord. Yan ang dapat ina-execute natin. Yan ang dapat na pinaiiral natin. Yung pagmamahal at pangunawa. Hindi importante mapatunayan natin tayo ang tama. Tapos, meron namang kapatid tayo o mahal tayo na nawala. Masasabi mo bang panalo ka? Masasabi ba natin panalo ang church? Na-uphold yung interest ng body of Christ. Na-uphold mo yung gusto mong patunayan na ito'y tama at mali yung upward mo. Ako may mga time na kailangan kong bumaba, kailangan kong lulupin kahit yung sarili kong pride kasi dapat ang pastor siya ang unang-unang nagpapakita na magpapakumbaba. Ano man ang nagawa sa akin pagkakasala pag nakita ko sa church, yayakapin ko, hindi importante kung anong pagkakamali o pagkakasala ang nagawa sa akin. Basta pumunta rito. Bakit? My sole interest is the interest of my Lord Jesus Christ. Kung ano ang gusto ng aking Panginoon, yun ang bruna ko. Yun ang gusto ko. At kung magkakahiwa-hiwalay tayo at sasabihin natin, o diba, tama ako? Tama ka, pero nagkahiwa-hiwalay tayo. Kaninong espiritu yun? Kaya dapat maging aware tayo. I-rebuke natin yung sarili natin. Huwag natin i-rebuke yung kapwa. Bakit? Bakit ang pinaka epektibong paraan ng kaayusan ay yung kontrolin mo yung meron kang control, yung sarili mo. Amen? Hindi ako nagsasalita sa isang tao, nagsasalita ako sa bawat puso ng mga tao natin ito. Sabagat ang church, kawawa kapag nagkakawatak-watak. Diba? Masama ang loob natin sa isang tao, damay si Lord. Kawawa ang Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay. Ano po? Although hindi naman talaga siya kawawa, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Pero, nakakalungkot na alam nating lahat ng naapektuhan ay aking Panginoon. Amen? Amen. Kaya kung hindi tayo magiging babad sa mga salita ng Diyos, masisila tayo papalayo sa kawan o sa katawan ng Panginoon. Kaya nga lagi namin advice magbasa ng Bible. Pati yung mga kanta na inawit kanina, sinasabi roon na dapat nakafocus tayo sa Kanya. I-surrender natin ang lahat sa Kanya. Kasi ang buhay na hindi surrendered sa Panginoon, ha? Lagi ikaw pa rin ang masusunod sa buhay. Amen? Prone tayo magsimungaling. Prone tayo gumawa ng mga bagay na hindi naman yung makatotohanan, di ba? Yung pinakamaganda sa lahat, ano po? Hindi importante kung sino yung tama o sino ang mali. Ano po? Ang importante sa lahat, yung pag-ibig ng Panginoong Diyos ang makita sa ating mga buhay. Lalo na kung ang bawat isa ay pahahalagahan yun.
Amen? Para sa mag-asawa, kung parehas nagpe-perform ng kanilang mga roles, may problema ba sa loob ng tahanan? Wala. Nagiging harmonyo sa loob ng tahanan kasi ang bawat isa ay ginaganap ang role niya. Ang babae magsasabit sa lalaki, ang lalaki ay proteksyonan at mamahalin ang kanyang asawa. Kung lahat tayo magmamahalan, lahat tayo isinasahuli natin ang sarili at nungunan natin ang kapakanan ng kapwa natin. Yung kapakanan natin ay merong kapwa na magsasaalang-alang noon. Kaya walang patatalo sa atin sa loob ng church. Hindi tayo masisila ng away para mapalayo sa katawan o sa body of Christ. Amen? Amen. Sabi po sa 1 Pedro chapter 5 verse 8, ang kaaway ay parang leon na umuungal at handang mansila pag nakasilip ng pagkakataon. Kung tayo ay magiging mahina sa pananampalataya at hindi mapofocus dun sa tunay na goal natin, nakakasilip ng butas at pagkakataon ng diablo para tayo ay wasakin, para tayo ay silain, para tayo ay ibigin sa ating lahat bilang Kristiyano. Amen? Alam natin mahirap ang mga bagyo at alam ang buhay. Pero mas magiging malakas tayo kung hawak kamay tayong sasalubong sa daluyong ng mga bagyo at pagsubok sa pagka tayo ay mga member ng body of Christ. Amen? Amen po rin ang Diyos. Kaya sa tuwing tayo ay nakakaranas ng mga pag-atake, dapat tayo ay maging matalino, lalong dapat na nagkakaisa. Amen? Naiintindihan niyo po ba? Dapat lalo tayong nagkakaisa. At kung tayo ay matalino, alam natin na dapat ang paningin natin ay laging nakapokus kay Kristo. Hindi dun sa mga distractions, hindi dun sa mga kasinungalingan ng kaaway. Amen? Ang body of Christ ay mga kalungkunan ng mga kaluluwa called to love. Tandaan natin. Amen? Hindi called to compete, called to para patunayan kung sino ang tama, sino ang nakasusunod kay Lord. Yung nakikita natin mahina, tulungan natin. Amen? Hindi ito tungkol sa kampihan. Ang body of Christ ay tungkol sa tulungan para lumakad tayo ng sabay-sabay patungo sa patunlad sa pananampalataya. Naintindihan niyo po ako? Amen? Kasi po bilang pastor, napakahirap na ikaw ang naiimit, ikaw ang parang sinasagasaan ng bakbo, sinasagasaan ng bulldozer. Kaya, minsan nakakapagod. Ano po? Minsan ang tao, kung kumbaga after lang, doon sa sarili niyang interes eh. Ang pastor, interes ng karamihan. Interes ng buong church. At kung kayong mga leaders ay hindi nagtutulungan ng pastor, magiging isipin kayo ng pastor paano uusad ang ating simbahan. Paano tayo darating doon sa punto ng perfection ng pananampalataya na itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Magtulungan po tayo. Hindi po ako nandito sa harapan para pagalitan kayo. Kundi i-remind kayo doon sa tunay na espiritu ng pagiging Kristiyano. Yung pagmamahalan, pagkakalingaan, pag-uunawaan, pagpaparaya sa bawat isa. Yung care sa bawat isa, mga kapatid. Tandaan ninyo, maging matalino tayo at dapat buo tayo sa pagharap sa mga pagsubok ng lakad bilang Kristiyano. Amen? Amen. Naunawaan niyo po ba ako? Nabibili niyo po ba yung burden ko? Mga kapatid, nabibili niyo yung kabigatan ng puso ko? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako, mga kapatid. Walang ibang tutulong sa atin. Tayo-tayo ang magdadalahan ng kabigatan ng bawat isa. Tayo-tayo ang magpapalakas sa bawat isa. Kaya sabi ng Panginoon, kung din yung kaliligtaan ng mga pagtitipong katulad nito na kung saan
kayo ay nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Hindi nagpapalakasan, nagpapakitaan ng kalakasan, nagpapakitaan ng kakayanan, kundi nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa para tayo ay lumago sa pananampalataya. Hindi para tayo ay lumago sa posisyon kung ano man ang gusto natin. This is not about the position. Gusto nyo kayo na mag-senior pastor. Ha? Basta maging masunurin lang kayo. Kahit ako tagawalis na lang ako rito, tagabayad na lang ako ng rent na to. Kung gusto ninyo, tagapakain na lang ako. Kasi ang bigat, ano po, itong church natin ay church na walang tithes and offering ba? Tinitiis namin mag-asawa kahit ang sarili namin. Pulsa ang nahihirapan ng lahat ng lakarin ng church na ito. Just to encourage everyone na pupunta kayo sa church para sumamba sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi para kuhanin ko ang mga ibibigay ninyo sa harapan. Dinadala ko kayo sa church sapagkat gusto ko kayo na magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Nang wala kayong isusumbat na kaya ko kayo pinapupunta rito ay dahil sa ibibigay ninyo. Hindi po yun. Although dapat talaga biblical, eh, tinuturo ko yun. Pero anong ginagawa namin? Sabi namin, kung may kapitbahay kayo na kailangan tulungan, i-diretso nyo na kesa maging hadlang pa yung inyong isipin na kaya ko gustong kunin yan para ako ang managana. Kaya po ang ginagawa namin ay ganun. Kasi gusto po namin na lalo kayong lumalim kay Lord. Maging buo yung inyong pananampalataya na kaya ka nagpupunta sa church para sa Diyos. Kaya namin kayo dinadala sa church ay para sa Diyos. Para wala po kayong hesitation. Ano po? Para ibigay ninyo ng buong buo. Pero ganun pala ginagawa natin, may problema pa rin. Kaya this is the right time to remind all of you ang pinunta natin dito sa church ay ang Panginoong Jesucristo, hindi ang kung ano pa na. Amen? Kaya dapat nagkakaisa tayo. Amen? Sana po maunawaan ito ng lahat. Sapagkat hindi tayong mga anak ng Diyos ang magkakalaban, kundi mga demonyong nagpapagulo. Naintindihan niyo po ba yun? Tayo mga anak ng Diyos sa loob ng tahanan, ano dapat ang ginagawa ng mga anak ng Diyos? Nag-aalagaan. Diba? Yung mga bata na hindi pa kayang alagaan ang sarili nila, pinapalitan natin ng diaper, hinuhugasan natin kapag sila ay nadudumi, pinapakain natin. Diba? Dapat ganito rin sa loob ng church. Tutulungan natin yung mga kapatid natin na talagang nahihirapan. Tutulungan natin yung mga kapatid natin na bata po sa pananampalataya. Hindi pa naunawaan yung salitang pagpapasensya, pagpaparaya, pagmamahal. Amen? Amen. Naunawa niyo po ba ako? Amen. Amen. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat tayo'y nakikipaglaban, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kalilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa impapawid. Sa English po, our battle is not against flesh and blood. Hindi po tao ang kaaway natin, kundi yung mga nanggugulo sa loob ng church, yung mga masasamang isipin, masasamang espiritu na nagpapagulo sa loob ng church. Kung nauunawaan po natin ito, wala tayong panahon para magalit sa ating kapatid. Kundi kahahabagan natin yung kapatid natin kapag sila ay ginagamit na magiging umpisa ng kaguluhan. Amen? Gusto ko pong maintindihan ko ito, maunawaan niyo po ito. Amen? Amen. Uri ng Diyos. Kung atin itong maunawaan, alam natin ang paraan para manalo ay manatili ang pag-ibig at pag-uunawaan sa loob ng katawan ng Panginoong Jesus. Naintindihan niyo po ba? Ha? Naunawaan niyo po? Kaya huwag kayong magpapagod kapag lagi kong sinabi, ate,
Kuya, umunawa, magmahal, magparaya, magpatawad. Lagi naman yan ang sinasabi ni Pastor eh. Ano sasabihin ko? Ha? Bigwasan mo. Patulan mo. Mag-away-away kayo. Saan tayo pupunta? Saan tayo patungo? Patungo ba tayo sa goal natin na maging malalim sa pananampalataya? At maging isang church na maraming maaabot para dalhin sa paanan ng Diyos para sumamba? Papaniwalaan ba tayo? Sasamba-sasamba, kayo-kayo nga, nag-away-away. Paano natin sila magadala? Kailangan natin pong maging aware na ang battle natin ay hindi sa kapatid, kundi sa mga spirito na gusto magpagulo sa loob ng church. Sipin ninyo kung gaano katotoo ang church natin na lahat ng effort ni Satanas ngayon ay sa atin nakatuon. Anong ibig sabihin nun? Dahil tayo ay totoong church, tayo target ng kaaway. Dahil marami tayong Bible studies, marami tayong pamilyang naabot at nadadala sa simbahan, huwag mong i-expect na masaya si Satanas noon. Galit talaga ang kaaway noon. Amen? Kaya tayo, dapat hindi tayo nagpapadistract. Dire-diretso lang tayo, hanap tayo ng pamilya na kung ganito lamang yan eh. Kapag ikaw ay abala sa mga bagay na nagpapangiti sa iyong Panginoon, wala kang panahon sa mga bagay na walang kapuluhan. Amen? Tandaan natin yan. May panahon pa, mga buhay pa tayo. Meron pang bukas. Meron pa susunod na linggo. Saan natin idadaos yun? Ha? Magmukmok dahil masama ang loob natin? May nadala ba tayo para kay Lord? Wala. Maaaring tayo pang mapalayo. Kaya dapat malinaw, ano? Tomorrow is a brand new day. Amen? Amen po ba? Bukas ay bagong umaga. Isang oportunidad para gawin ang nakalulugod sa Diyos. Nakalulugod at tama. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. I-apply natin. Ano po? Ipon natin ang ating mga mata sa tumawag at pumili sa atin. Sino ba tumawag at pumili sa atin? Si Pastor ba? Si Pastor ba? Ay, yung pastor na yan eh. Minsan nakakapagsalita din ng hindi maganda. Hindi ako tumawag sa inyo, ang Panginoong Jesucristo. At mga kapatid, believe me, I will disappoint you. Hindi po ako perfecto. Ano po? I'm trying my best to follow the Lord Jesus Christ, but I'm not good enough. Tandaan ninyo yan. Magkakamali at magkasala ako, magkakamali at madidisappoint ko kayo. Kaya fix your eyes on Jesus, mga kapatid. Fix your eyes to the one who have chosen us, to the one who called us to be a member of His family. Amen? Amen? Amen. Purihin ng Diyos. Yung nagsakripisyo upang ibalik tayo sa awan ng Diyos. Walang iba kung Jesus Christ. Sa kanya natin ito walang ginawa. Amen? Ang label natin ay Christians. Hindi monasterians. Hindi ano, Bilmanians. Hindi Noranians. Hindi Julinians. Kundi ano? Christians. Sino ang sentro ng pagiging Christian? Si Kristo? Si Kristo ba? Amen. So huwag ninyong gawing dahilan ang pagkakamali ko, pagkakamali ng kapwa ninyo para lumayo doon sa pagkakatawag sa inyo ng mga. Amen? Amen. Buhay ng Diyos. At sa ating paglalayag sa laot ng buhay, o buhay Kristiyano, bawat alon ay dapat di tayo nadidistract. Amen? Naintindihan ninyo? Dapat daw sa paglalayag sa laot ng buhay Kristiyano, dapat sa bawat alon, hindi tayo nagpapalistra. Amen? Tandaan po natin yan. Ang paglilingkod natin at ang tawan ang masasakripisyo kapag tayo hindi nakapokus kung sa pagkakatawag sa ating Diyos. Pag nadidistract tayo kasi dito sa atin,
sa ating paglalayag sa lawat ng buhay Kristiyano, bawat alam ay malidistract tayo ang paglilingkod natin at ang awa ng masasakripisyo. Kaya mga kapatid, ha? Ang pagiging Kristiyano ay hindi selfishness. Ang pagiging Kristiyano ay giving yourself for Christ. Surrendering your all. Sabi kanina, I surrender all. Amen? Tandaan natin yan. Babagal tayo at more spiritual tayo kapag hindi tayo makapokus kay Kristo. Gusto nyo ba yun? Babagal tayo at hihinto? Taas nga ang kamay ng gusto, nababagal siya at worse, hihinto sa pananampalataya. Walang nagtataas ng kamay. Kasi ang tama ay manatili. Gawin ang makakaya para makita yung pagiging likod natin ng Diyos. So yun dapat ang focus natin. Huwag doon sa mga distractions. Ha? Kung may mga maliliit na mga issues, ano po? Settle natin ng harapan. Mag-usap ng harapan. Pero kapag mag-usap ng harapan, itapon yung mga pride, itapon yung mga makasariling pag-uugali na yan. Ano po? Dapat magunawaan, magmahalan. Kung may mga pagkakamaling na sabi laban sa atin, kung hindi naman totoo, bakit kailangan nating damhin? Diba? Kung hindi naman totoo, diba hayaan mo ang Lord ang maglabas ng katotohanan? Amen? Makikita tayo ng Diyos. Sabi niya sa Kawikaan chapter 5 verse 21, ang paningin ng Diyos sa tao ay di inaalis, laging nakatunghay, bawat oras, bawat saglit. Diba? So, paano mo masasabi na ikaw ay maiiwan ng ape kung alam mo ang Diyos ang nakakakita ng lahat? God is just. Ano po? He is not only love, He is just. Ipapakita niya ang lahat. Ano po? Kaya nga sabi ng Panginoon, vengeance is mine. So, pag-uwaka natin yung pagkatiwalaan natin ng Diyos doon. Amen? Amen? Amen. Kesa naman pahintuin ka nung inis mo at galit mo sa kapwa. Dapat bawat araw na lumilipas sa pagiging Kristiyano natin, lalo tayong lumalalim sa Kanya. Amen? Lalo tayong nagmamature. Amen? Amen? Ang isang 24 years old na lalaki, pwede ba niyang patulan yung 8 years old niyang kapatid? Ha? Pwede ba? Pwede po ba? Anong mangyayari doon? Anong sasabihin ng magulang? Ba't mo pinatulan ang kapatid mo? Ikaw ang nakakaunawa, anong sabi natin ng mga magulang natin? Ikaw ang nakakaunawa, ikaw ang magpasensya. Amen? Sino dito sa inyo ang mahigit 10 taon ng Kristiyano? Sino? Taas ang kamay. 5 taon mahigit sa pagiging Kristiyano, taas ang kamay. Pwede ba natin sabihin na papatol tayo sa 2 buwan, 1 taon pa lang ng Kristiyano? Hindi. Dapat maging kalakasan tayo ng ating mga kapatid. Kung may pagkakamaling nagagawa, di ba? Turuan natin in a loving way. Amen? Turuan natin sa mabuting pananalita, sa mabuting pamamaraan. Amen? Yung mga bata naman, mag-mature naman kayo, grow up. Ha? Para hindi lahat ay laging pinagpapasensyahan na rin naman. Mga Kristiyano tayo, at ang pagiging mature ng isang Kristiyano ay hindi nasusukat sa taon. Amen? Nasusukat ito sa pagsunod at sa paglago. Amen? Sa pagbabago ng buhay. Sa pagtaas ng level ng pananampalataya. Hindi sa pagbubutas ng bangko sa loob ng church. 15 years ka na sa ginagawa mo. Saan ka na dinala ng 15 years mo sa pananampalataya? Diba? Dapat ganun ang magandang tanong. Amen? Naintindihan niyo po ako. Don't get me wrong. Huwag ko kayo magagalit sa akin. I am here as a mouthpiece from the Lord.
or as a mouthpiece by the Lord. Na dapat ang aim nating mga Kristiyano ay ang beneficial sa church. Amen? Kung ano ang magpapalago sa loob ng body of Christ. Amen? Amen. O maunawaan po ako ng lahat. Makakalupot sa lahat kasi yung mga tampo natin sa bawat isa, damay si Lord. Damay yung gawa ni Lord. Ha? Kaya dapat focus on the love of the Lord. Diba? Mag-focus tayo lagi dun sa presensya ng Panginoon. Nakakainis. Maraming nakakainis sa mundo. Maraming nakakainis sa paligid. Marami. Diba? Minsan na, pastor na, nakakainis pa. Pero, yun ba ang magpapahinto sa'yo sa paglilingkod mo sa Diyos? Alam mo, sa totoo lang, nung panahon pinahihirapan si Lord, kabilang tayo sa mga nakakainis na mga makasalanan na hindi alam ang ginagawa na sinabi ni Lord, Ama, patawarin mo sila. Kabilang tayo noon. Kabilang tayo sa mga selfish, insensitive, yung mga puno ng karumihan na naging dahilan kaya si Kristo ay napako sa krus. Yun ang purpose ni Lord, binayaran niya yung ating mga karumihan. Amen? Pero sinabi ba ng Lord, Ama, hindi ko na itutuloy. Nakakainis ang ugali ng mga to. Sila na nga ililigtas ko. Pinupukpok pa ako ng tambo. Tinutusok pa ako ng sibat. Ipinako pa ako sa krus. Pinainom pa ako ng maalat. Uhaw na ako. Nasaan ang hustisya, Ama? Tapos ako'y mamamatay para tubusin sila? Kung gano'n ang ugali ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na pag-uugali ng bawat isa sa atin na nagkiklaim na Kristiyano, anong mangyayari sa salvation? Magaganap pa? Pero hindi yon ang naging ugali ng Panginoong Jesucristo. Ha? Para siyang tupa o kordero na dinadala sa katayan. Kinigilitan sa leeg nang hindi umiimik, lumuluha lang. May kaunting imig, wala siyang ginawa. Bakit? Ganun tayo sineryoso ng Panginoon. Tapos may kaunti-kaunti lang tayong issue, damay si Lord. Diba? Kaya mga kapatid, tomorrow is a brand new day. Lagi kong binabanggit yan. Kung may kamalian tayo ngayon, bukas, panibagong araw, gawin natin yung tama. Ha? Kasi bukas pag nagkita tayo, hindi ko sasabihin sa iyo. Baka katulad ka pa rin kahapon, hindi. Ang sasabihin ko sa inyo at sasabihin sa inyo ng Diyos, ito yung chance mo para yung mali kahapon ay gawin mong tama ngayon at sa mga susunod na panahon. Amen? Nagko-communicate ko sa inyo ang banal na Espiritu sa oras ngayon. Amen. Kung amen, pangyarihin natin ito sa buhay ko. Si Lord na hindi pinansin ang mga paghihirap, pagpaparatang ng masama, kahit siya hindi nagkasala sapagkat malinaw ang nasa puso at isip niya nung nagdurusa siya sa krus ng Kalbaryo. Alam mo ba kung ano ang nasa isip niya? Ang iligtas ka. Amen? Pero hindi siya naapektuhan ng mga nangyayari sa paligid. Tayo minsan, kwentuhan pa lang, sakit na tayo eh. Si Lord, sugat, giniling ang likod. Labas ang buto. Kakahataw ng latigo. Pero hindi niya sinabing ayawan na. Bahala yung mga yan. Masulog sila sa impyerno. Pagod na ako. Ang sakit na ng likod ko. Mga marites naman to. Mga selfish naman ito. Bakit ko gagawin? Pero hindi ginawa yun ni Lord. Siguro kung ako, baka sabihin ko ganon. Kasi bakit? Tao lang ako. Madaling sumuko. Pero si Lord, hindi tayo sumukuan. Kahit hindi tayo pakapagdapat. Tinuloy niya ang greatest rescue operation more than 2,000 years ago. Unconditionally. Kahit hindi tayo pakapagdapat. Amen? Amen.
kahit kapalit nun, buhay niya. Hindi niya pinagkait. Amen? Kinsan nga, kapalit lang, pananahimik natin, o kaya pagpapasensya, hindi natin may ibigay. Si Lord, buhay niya ang ibinigay niya. Pero hindi susumuko. Nagpatuloy siya. Ang pinaka-importante sa tao ay ang buhay. Tama? Kaya nga tayo nagtatrabaho para kumain, ayaw natin mamatay eh. Amen? Kaya tayo nagpapalagay ng mga bahay na maayos eh. Kasi gusto natin, secure tayo eh. Dahil takot tayong mamatay, ang mahalaga sa atin yung buhay natin. Pero yung buhay na yon, hindi pinahalagahan ng Diyos kasi mas mahalaga ka. Amen? Katalawang response mo sa loob ng katawan niya. Papahalagahan mo ng Diyos siya. Walang duda mga kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon Diyos. Ang gusto lang naman niya, yung pagmamahal na yun, ay pakita mo rin sa kapwa mo. Para magamit ka bilang kamay ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Amen? Amen. Tuloy ng Panginoon. Mahal mo rin ba siya? Mahal niyo ba ang Panginoon? Kung mahal niyo ang Panginoong Diyos, gawin natin kung ano yung magpapangiti naman sa kanya. Amen? Amen. Sa bawat bagyo, sa bawat alon, huwag kang bibigay. Bagkos, kung merong dapat ipapako, walang iba kundi ang paningin natin ay ipako natin sa ating Panginoon Jesus. Fix your eyes on Jesus. Amen? Sapagkat doon lang malulubos ang ating pananampalataya na sa Kanya din naman nagmula. Amen? Remember, fix your eyes on the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. If the devil see that we are doing tremendously, tanda niyo ba, yung mga leaders, yung mga kapatid ko na nagkakandak na ng mga Bible studies, yung mga may ginagawa na sa loob, ng Jesus Our Hope, tandaan ninyo na ito ha. If the devil see that we are doing tremendously in God's kingdom, he will do something to stop us by just stirring our emotion. Paglalaruan niya yung emotion natin para i-distract tayo dun sa malaki nating pakinabang sa loob ng awa ng Diyos. Amen? Tandaan nyo yan. Huwag kayong malilito. Huwag kayong makakalimot. Ha? Tandaan nyo yan. Kapag malaki ang ginagampanan mo sa loob ng church, ibibistract ka talaga ng kaaway. But if we know Satan's strategies, we can avoid to be distracted. Kung alam natin ang mga estratehiya ni Satanas, hindi tayo malilinlang. Hindi tayo madidistract. Paano? By not even blinking in our focus with His love. Amen? Tandaan natin lagi, ang action natin, laging babalik sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Naintindihan niyo po ako? Ha? Naintindihan niyo po ako, ha, mga kapatid? Ha, hindi na ito tungkol kung ano po man. Tungkol ito kay Lord. Ha? Unawain ninyo ang inyong pastor na ang laging ipapayo ng pastor is the interest of Christ. Amen? Laging si Lord ang sentro. Ha, tandaan ninyo, do not even blink in your focus with the Lord Jesus Christ. He is the greatest expression of the love of God. Amen? Amen. Sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 2, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang malakip at ang kasalanan pumakapit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Tandaan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. He is the author and finisher of our faith. So, we should fix our eyes on Him only. Amen? Naintindihan niyo po ako? Amen. Purihin ng Diyos. Meron po kong nagtatampo kay Pastor. Ha? Dahil sa mga sinasabi ko, sana po wala.
Ako, ilagay po natin yung sa puso natin, i-digest natin. Ano ba ang dadalhin nito? Ha? Ano din dadalhin nito sa ating pananampalataya? Kung pag-undad at paglago, ipagpasalamat natin sa Diyos. Amen? Amen. Purihin ng Diyos. We are not citizens of this world. Amen. Naniniwala ba kayo? Amen. Hindi tayo citizen ng mundong ito. Kaya huwag tayong magpadaya sa takbo ng sanlibutan ito. Amen? We are heaven's residents. Residente tayo ng kalangitan, yung kabalal-balalang kataas-taasang inalalagyan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat malinaw yun sa atin. Amen? Kaya tanggalin natin ang mga pag-uugaling hindi makalangit. Walang kasalanan ang makakapasok doon. Kahit kalit-lit ang kasalanan, hindi papasok sa karyan ng Diyos. Kaya dito pa lang, pinupuro na tayo ng Panginoon. Paano ka pupuruin ng Diyos? Tungo sa maliliit na bagay, sa mga taong ginagamit niya para subukin ka, sukatin ka kung nasaan na yung sinasabi mong pakikipag-ibigan sa Kanya. Paano mo maipapractice yung sinasabi mong mahal mo ang Diyos? Paano? Kailangan maidalhin ang Panginoon. Maidalhin ang Panginoon sa'yo na hindi ka ibig-ibig na dapat mong pagpakitaan ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Paano na mapractice ang tunay na pagmamahal? Ang tunay na kabanalan? Ang tunay na kalinisan? Kailangan isubject ka sa pagsubok. Tama? Paano ka aangat sa pananampalataya? Paano ka magiging grade 2 pag ikaw ay grade 1? Kailangan mong ipasa ang lahat ng mga exams. Kapatid, nakakalimutan mo ba na yung mga dinadala sa iyong alon at bagyo ng buhay ay mga exam mo para ilagay ka ng Diyos sa another level ng pananampalataya? Nakakalimutan ba natin na yung mga taong dinadala sa atin ng mga distractions, mga taong dinadala sa atin para mag-exercise tayo ng love, mag-exercise tayo ng pangunawa, dinala yan ng Diyos para palabasin sa iyo yung gintong pananampalataya. Palabasin sa iyo yung gintong pagtitiwala sa Diyos. Amen? Pero kung titingnan natin yung mga tao na yon bilang distraction, na instead na ikaw ay nagpapatuloy sa gawain kung tuhihinto ka, lumabas ba yung gintong pananampalataya? No. Hindi. In fact, you fail. Amen? Paano kayo hindi mag-prevail? Ha? Kapag binabayo ka ng bagyo, pero dire-diretso ka sa focus ng pinagagawa sa iyo ni Kristo. Amen? Amen. Tandaan niyo po yan, ha? Sa Filipos chapter 3 verses 20, sabi rito, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit, mula ro'y hinihintay natin may pananabik ng Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas. Tandaan ninyo, training ground natin ang mundo. Hindi tayo taga rito. Dito tayo dinadalisay. Ang ginto ay dinadalisay sa apoy. Walang Kristyanong relax lagi. Tandaan ninyo, ang Kristyanong relax, Kristyanong hindi lumalago. Tandaan ninyo. Kailangan kang isalang sa apoy para lumabas ang gintong pananampalataya. At yung mga taong dinadala sa'yo, para maging uncomfortable sa'yo, paraan niya ng Diyos para ilabas yung ikaw na lumalago sa pakikipag-ibigan sa Kanya. Amen? Amen. Huwag tayong ma-out of focus. Huwag tayong magpadaya sa kaaway. Kasi yung mga reward na inihanda ng Diyos para sa'yo, pagkalaki-laki yun. Sabi ng Panginoon, napakahirap, pero greater is the reward. Tandaan natin. Di ba yung favorite verse ko sa Revelation chapter 22 verse 12 to 13? Babalik na ako, wika ni Jesus. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanilang ginawa. Ano yung mga ginawa na yun? Paano kami mahal, nagparaya? Paano ka umunawa?
Paano ka nanatiling banal sa gitna ng mga taong ginagamit ng kaaway para tumisan ang kabanalan mo? Naunawaan niyo po ako. Nawa po, ang hapong ito ay hindi lumipas na parang walang kabuluhan, kundi isang napakalaking, napakagandang binhi na matatanim sa inyong mga puso na magiging gabay ninyo sa inyong paglakad bilang Kristiyano. Amen? Amen? Amen. Sa Pilipos chapter 3 verse 21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng katawang maluwalhati. Kapatid, kailan bababaguhin ng Panginoon ang katawan mo bilang maging, ang sinasabing katawan dito ay yung ikaw, yung kabuuan mo. Amen? Yung, kung halimbawa si Marty, ikaw yan. Sabi ng Panginoon, babaguhin niya ng maging maluwalhati. Nakala niyo ba, yung pagbabago ng maluwalhating katawan ay magaganap lamang sa rapture? Ha? Ang kabuuan mo ay ginagawa unti-unting maluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok na pinaparanas sa iyo ng Diyos para ikaw ay i-build ka ng Panginoon doon sa personality at character na gusto niya para sa iyo. Ang grasya ng Diyos ay hindi nag-umpisa nung nakilala mo siya, nung tinanggap mo, nag-pray ka na siya ay tinatanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang grasya ng Diyos ay nag-umpisa bago balik kayo ng sanlibutan. Tandaan mo yan. Yung napakagandang plano ng Diyos ay huwag mong isakripisyo sa mga maliliit na bagay na dapat pwede nang pinalalagpas. Dapat hindi na pinagtutuunan ng pansin. Amen? Ang lagi nating tututukan ng pansin, ilang kaluluwa na ba ang sumasamba sa Diyos ngayon sa pamamagitan ko? Dapat yun. At ilang kaluluwa pa ba ang kayang maidagdag ng buhay kong ito na aba para sumumba at magpatirapa sa Diyos? Dapat yun ang ating focus. Amen? Yeah. Hindi doon sa dami ng debating ipinanalo mo. Hindi doon sa isyo, sa dami ng isyo na napatunayan mong tama ka. Hindi doon. Kundi doon sa bawat puso na nadala mo sa paanan ng Diyos para magpatirapa at sumumba. Amen? Amen, puri ng Diyos. My eyes are ever on the Lord, for only He will release my feet from the snare. Tandaan ninyo, maraming patibong ang kaaway. Amen? Maraming patibong ang kaaway sa loob at labas ng church, sa pamilya, kung saan-saan pa man. Kasi ikaw ay Kristiyano, nakapokus sa iyo ang kaaway. Marami siyang inilagay na patibong. At ano lang ang magliligtas sa iyo sa mga patibong na iyon? Kung ang iyong mata ay nakatuon doon sa iyong tagapagligtas, ang Panginoon Jesus. Amen? Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya kapag tayo ay binabayo ng bagyo at alo ng mga problema, manatili. Kanino? Sa kanyang presensya. Amen? Amen. Marcos chapter 4 verses 37 to 38 hanggang 39 to 40, ito po yung buo noong unang verse na binasa natin kanina. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo or inabot sila ng malakas na bagyo kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay inampas ng malalaking alon at ito'y halos magnuna ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, inising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Kapatid, pag ikaw ay nakapokus kay Kristo, anuman niyang bagyo o alon mo, kaya niyang paintuin. Pag hindi ka nakapokus kay Kristo, sa loob ng church, ikaw ang magiging bagyo at alon. Tandaan mo yan. Amen? Payag ka ba na ikaw ang maging bagyo o alon sa loob ng church? Hindi. Dapat ikaw yung magtatagumpay
lalakad sa ibabaw ng mga problema at bagyo habang hawak kamay ka ng Panginoong Yesus. Amen? Amen. 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 Kaya kaya niyang payapain kahit ang pinakamalaking alon ng iyong buhay, pinakamalaking problema ng iyong buhay, kayang payapain ng Panginoon. Fix your eyes on the Lord. Sino ang goal natin bilang Kristiyano? Jesus Christ. Alam natin lahat yon. Amen? Kahit sino rito tanungin ko, isa-isahin ko kayo, pag tinanong ko kayo, sino ang goal natin, si Kristo lagi ang sasabihin natin. Pero pag pang-araw-araw na ginaganap natin yung lakad Kristiyano, bawat isa ay nakakalimutan nito. Pero huwag kayong mag-alala. Lagi kaming nandito para ipaalala. To fix your eyes on the Lord. Amen? Our lover who gave his all. Yung nagmamahal sa atin na nagbigay ng kanyang lahat sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Na Jesus Christ lang, mga kapatid. Huwag sa bagyo at sa alam. Ako po, ang iyong pastor, Pastor Ian Monasterial, magandang apang sa iyo. Amen.